kung gusto nilang manalo. Kasi ang pinaka nakita kong weakness sa kanila is Di. Pag sila ni Jay naka... Do you think they're gonna do better next time? I don't think there's gonna be a next time for them. Mas bata pa mga player dito eh. Kumbaga pa hindi na natulog. Ganun. In tag games. Yeah. In Indo, we can pick like Mia. Kinumpirma na nga ng Onyx at Geek Farm na di hamak mas mahirap di mano mag-grind sa rank game ng Pinas kumpara sa rank game sa Indo, na kung saan sa Indo ay kayang-kaya nilang paganahin ultimo si Mia. Pero dito sa Pinas ay mas nagmimistulang hindi na di mano natutulog ang mga RG boys. Kaya kung ikaw ay isa sa mga RG boys na kanilang tinutukoy, nais ko lang itanong, tutulog ka ba? Pero job, well done para sa ating mga RG boys at amateur players na nagpahanga sa mga dayo sa ating bansa. Na sana, ang mensahe ng mga pro players na ito ay magsilbing gasolina para mas lalong ganahan at mas lalong manggigil na mag-grind araw-araw. Na kung nagawa niyong pahangain ang Onyx at iba't ibang mga koponan, abay hindi malabong maging katulad niyo sila pagdating ng araw. Pero teka, kamusta kabatang? Balita ko, gusto mo ng balita. Itabi mo at ako na, kaya ano pa ang inaantay natin? Umpisahan na yan, tara! Unang-una, kung ating matatandaan, yung minsan lang nasabi ng manager nitong The Ohio Brothers na ang RG dito sa Pinas ay sobrang easy lamang. Pero alam nating nagbibiro lamang siya noong mga panahon na yon at kabaliktaran nito sa kanyang gustong sabihin. Paano ko nasabing nagbibiro lamang siya? Ito ay dahil kung ikaw ay aktibong nanonood sa mga live ng mga players itong TOB bago magsimula ang M5, ay makikita mo kung paano sila tumanggap ng kaliwat ka ng trash talk sa tuwing natatalo sa mga RG boys natin dito sa Pinas. Kumbaga para pa nga sa iba, nagmimistulang screams ang bawat laban ng mga teams na mula sa ibang mga bansa dahil ganito namang talaga kaseryoso sa RG ang ating mga kapwa Pinoy. Kaya kung pupuntahan natin itong interview ng Geek Fam, lalong-lalo na nitong si Aboy, ay una na nga nilang sinabi na mahirap talaga ang RG dito sa Pinas kumpara sa RG sa kanilang bansa, at dito na rin tuluyang sumagot ang koponan na Onyx patungkol rito. Una para kay Kyrie, nagmimistulang hindi na nga di umano natutulog ang mga RG boys natin dito, at ang pinaka napapansin niya ay tila sobrang seryoso sa mga draft ng mga ito kung ikukumpar niya talaga sa Indo. Ibig lamang sabihin yan kabatang sabay na sabay sa meta ang mga RG boys. Yung tipong nagmimistulang nanonood ka ng MPL sa drafting dahil ang mindset karamihan ng mga RG boys dito sa atin ay ang mag-improve para makilala at makatungtong sa pro scene. At dito rin kinumpirma ni Boots ang Pinas at Indo na kung saan sa kanilang bansa di umano ay nakakapik pa sila ng mga Mia at nagagawa pa rin nilang manalo. Pero dito sa Pinas ay nagmimistulang sumasabay sa drafting ang mga RG boys. Pero para naman kinasan sa Chewe ay mas lamang at mas mahirap pa rin di umano sa Indo dahil nga mga kakaibang pick ang nakikita nila sa mga tao sa kanilang bansa na kagaya ng mga Aldous Hero, pero nagagawa pa rin manalo ng mga taga-Indo sa ganitong klase ng mga lineup. Pero overall, mas lamang ang paghanga nitong mga membro ng Onyx sa ating mga RG boys, na ibig sabihin kung isa ka sa nakalaban itong Onyx abay hindi malabong maging katulad kanila sa hinaharap dahil nakita nila ang potensyal nyo ngayon pa lang. Lagi mong tatandaan na kung si Kyrie nga ay minsan lamang ring naging isang RG boy na solo gaming pa nga, at lahat ng role ay nilalaro niya at tamang nood lamang kina Gosu General at Bitoski, pero ngayon siya na ang hinahangaan at pinapanood ng mga idol niya. Sa madaling salita, ikaw rin na nakikinig ngayon sa akin, i-comment mo nga dyan sa ibaba yung IGN mo, baka naman after 1 or 2 years ay makita kitang nagpapakitang gilas na kalaban ng mga naglalakas ang mga pro players sa Pinas. Pero speaking of Onyx Esports kabatang, alam nating lahat na sila ang pinakamahigpit na makakalaban ng ating bansa sa M5, na kung saan may nababasa kasi akong komento na ang tila strat o playstyle na ginagawa nitong Onyx ay ang tila pagbibigay muna ng kalamangan kanilang mga kalaban.
At ultimo nga pagbibigay ng Lord at Turtle, ginagawa talaga nila na nagmimistulang akala mo panalo na ang kalaban nila hanggang sa maging agresibo ang kanilang kalaban, tsaka nila ito babalik na rin sa pamamagitan ng pag-choke sa pinaka nakakalamang na player sa kanilang katapat. Parang inaalam ng Oni kung sino ang pinakalakas ng isang team, na parang nangyari kay Kid Bomba. Tapos, dito na sila magdalaan ng focus hanggang sutuluyan ng matilt ang buong koponan. Ang pinaka lakas ng Oni kay hindi na kay Kairi kabatang. Maniwala ka kundi na kay Sans mismo na kung mauuna mong mapatay si Sans sa napakagandang positioning na kanyang ginagawa ay mas madali niyong mapapataob ang apat na membro nitong Oni. Hindi ko sinasabing si Sans ang bumubuhat ha, kundi siya ang pinaka nagsisilbing damage dealer ngayon sa Oni. Kumbaga nasa kanya ang burst at yung iba ay makikihati na lang talaga sa damage. Pero tayo ay dumako na nga muna dito kina MOBA Zayn at Basic, na kung saan naitanong lang naman itong si Basic kay MOBA Zayn kung ano ba raw di umano ang naging problema ng The Ohio Brothers sa M5. At ang naging sagot ni Zayn dito ay dahil wala nga silang maayos na leadership, kumbaga hindi solido ang mga shot call na nagmumula sa team na ito, kaya nagmimistulang mahina ang kanilang koponan. Nagbitaw rin ng mainit na pahayag si MOBA Zayn na sa tingin niya wala nang next time para sa TOB sa susunod na international tournament, dahil ito malamang ay hindi niya nahahayaan pang mangyari pang ulit. At ang kasabay nito ay ang paglalapag niya nga ng plano niyang maging lineup para sa MSC, na kung saan ito nga ay binubuo ni na Basic, Shark, Chicken at MOBA Zayn. Pero para sa akin, mas magiging maganda kung si Zia ang kukuhanin niyang gold laner kumpara kay Basic. Pwede namang mag-focus na lang si Basic sa mid lane role, dahil ito naman yung nagiging kalimitang transition ng mga jungler na parang kagaya ni Sans at Haji na mga jungler noon, pero ngayon ay mid laner ang hawak na role. Mainit man ang mga salitang binitawan nitong si MOBA Zayn na ba'y totoo naman kasi talaga na mas maganda ang resulta ng NA kung siya ay nasa lineup, at kailangan nilang tanggapin ang katotohanan, lalong-lalo na para kay Hun ng TOB. Kumbaga hindi na kasi yabang ang sinasabi ni Zayn, kundi real talk na lang talaga, dahil siya pa lang ang nakakapagpatunay na kaya ng NA ang makakuha ng magandang resulta pag siya ay nasa lineup. At ang panghuli ay pag-usapan naman natin yung naging komento o opinion ni Oh My Venus patungkol sa Blacklist International, na kung saan ayon sa kanya, kung gustong manalo nitong Blacklist ay paggamitin lang di umano ni MTB si Lenny Jane ng mga utility support. Dahil ang nakikita di umanong kahinaan ni Oh My Venus sa Blacklist ay sa tuwing nakatank itong si Renny J, na malamang tinutukoy niya ay yung mga paggamit ng mga tank na hero nitong si Renny J, kagaya ng Cho na hero. At kung mapapansin mo rin naman sa Blacklist ay mas malakas sila, lalong-lalo na kung naka Matilda o naka Rafaela itong Srenny J, na ibig sabihin kailangan pa rin talagang mag-stay o manatili ni Renny J sa kung ano ang mga heroes na iniwan o naiwan ni Oh My Venus. Pero sa mga nagtataka kung bakit hindi na nag-i-stream ng MLBB ang V-Wise, abay ito nga ay nilinaw na nila noong nakaraan pa na sila nga ay pinagbawalan na ng munton na mag-stream ng MLBB, at posible pa nga silang mabigyan ng strike kung ipagpapatuloy pa rin nila ang pag-i-stream nito. Masakit yun sa puso, sa totoo lang, kumbaga parang kaibigan mo na matagal mo nang kakilala, pero sa isang iglap na hindi mo lang nakasama ay na-FO ka na agad at siniraan ka pa sa iba. Ganon pa man, marami ng mga koponan ng tuluyang umuwi at nakakalungkot sa totoo lang, pero ganon talaga ang kompetisyon, may nananalo at may natatalo. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa mga maiinit na pangyayari ngayon sa mundo ng MLBB, at kita-kits ulit, Kasbo. Yun lamang po at maraming salamat. Stay updated at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time.